kapatid, tayo po ay ihanda po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pangunguna ni kapatid Naga. Okay, sumuati nawa ang biyaya ng Panginoon at muli tayo magpasalamat sa binigay niyang pagkakataon na tayo po ay magtipon-tipon. Sa layunin na siya ay papurihan at sambahin sa kanyang dakilang pangalan. Bagamat hindi pa tayo nakakapag face-to-face, ay inari niya na maging possible ang ating pong pagtitipon sa pamamagitan po ng media, na sa pamamagitan po ng virtual worship. At sa pagkakataong ito ay tulad ng ating pong ginawang schedule, ang inyong lingkod ang mangunguna sa ating pong pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang title po ng aking lesson ay may kinalaman yung Church of God, Church of Christ. Ano po? At nakakalungkot sapagkat sa ngayon, no, kapag nanonood tayo ng television, no, dalawang pangkat ng relihiyon ang nagtatalo, no? Church of Christ, Church of God. At sasabihin ng Church of Christ sila, we are the true one. At sasabihin naman ng Church of God, we are the true one. Na tila baga ay parang sa ngayon ay magkaibang relihiyon o magkaibang pangkating pang-relihiyon, yung Church of Christ, at kaiba siya doon sa Church of God, at yung kanilang mga ministro ay nakikipagdebate sa isa't isa para sa ganon ay makondisyon yung isip ng kanilang mga miyembro na sila yung tama at yung isa yung mali, ano? At kuminsan gumagamit sila ng mga gimmick, no? Gumagamit sila ng gimmick para makondisyon yung kaisipan ng mga tao na sila yung tama, yung isa ay mali. Kagaya no, nagagamit po sila sa concordance po ng internet, ano? Ita-type nila yung Church of Christ o Churches of Christ. Tapos ang lalabas po doon sa screen ay nomads. At sasabihin doon sa kanilang mga member, nakita nyo, nomads, ibig sabihin wala po. Hindi po ito matatagpuan sa Biblia. At kuminsan naman, sinasabi nila, mas kami ang tama sapagkat mas maraming mention ng Church of God sa Biblia. Kaya ito ang official na pangalan ng church. Kaya nga nandito kami dahil ito ang tama. Nakalulungkot po ito sapagkat nag-aaway sila sa bagay na sa palagay ko alam nila, pero ang ginagawa nila ay kinukondisyon nila yung mga isipan ng mga tao na para bagang magkahiwalay sila. Pero sa Bible po, same, one and the same po itong Church of Christ at Church of God. Na, isa lang po yan. Kung babasahin po natin ang Bible, katulad po kami po sa aking YouTube po, meron po akong series of studies dito sa Book of Acts. Dito po, natutuklasan natin na ano, hindi naman po magkaiba yung Church of God at Church of Christ. Sambay ito nagpasimula, yung pagtatayo ng iglesia ng Panginoon. Alam na po natin yan, ano? Yan po ay mababasa natin doon sa Matthew chapter 16, verse 13 to 18. Kung nandiyan po kayo sa screen, mababasa po ninyo to, samahan po ninyo ako sa pagbasa, at ganito po ang ating mababasa mula sa banal na kasulatan. Napapansin niyo po, kapag ako'y nagbabasa ng Biblia, hindi po verse lang eh. Gusto ko makita natin yung konteksto nung pinag-uusapan, ano po, at kung ano yung kondisyon nung bagay na yun, kung bakit ito sinabi. At dito po sa chapter 16, verse 13 to 18, ganito po ang ating mababasa. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Sa verse 14, sabi, "So they said, some say John the Baptist,
some Elijah, others Jeremiah or one of the prophets. He said to them, "But who do you say that I am?" Sabi ng ating Panginoong Kristo, "Eh kayo, ano ang sinasabi niyo tungkol sa akin?" Ang sabi ng mga tao, "Ako si Elijah." Sabi ng ibang mga tao, "Ako si Juan Bautista." Sabi ng ibang mga tao, "Ako si Jeremiah." Ang sabi ng mga ibang mga tao, "Eh, one of the prophets." Yun yung kanilang opinion tungkol sa akin. Ngayon, kayo ang tatanungin ko. So, nagsama tayo ng 3 years. At nakilala niyo ako. Sa inyong palagay, sa inyong pakikipagtungo sa akin, kayong nakakinig ng aking mga aral, kayong naka-obserba sa aking pamamuhay, sino ako? Yun ang tanong ng ating Panginoon Kristo. He said to them, "But who do you say I am?" At si Simon Pedro po ang sumagot. Pero itong sagot ni Simon Pedro, ito rin yung sagot ng lahat. No? Alam nila, kilala nila ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ang sagot nila ay ganito. Ang sagot ni Simon Pedro, representing the others, ang sabi ay ganito. Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." At sinagot siya ng ating Panginoong Kristo sa verse 17, ang sabi, "Jesus answered and said to him, 'Blessed are you, Simon Barjonas, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Sabi ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God. You are the Messiah, the Son of God." Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, upon this, anong tinukoy niya? Si Peter ba ang tinukoy ng ating Panginoong Kristo? Hindi po. Yung pong tinuran ni Peter na si Jesus ang Kristo ang anak ng Diyos na buhay, ito po yung rock na tinutukoy ng ating Panginoong Kristo na sinasabi niya, upon this truth that I am the Christ, the Son of the living God, I will build my church. So, may kinalaman yung pagiging Christ and the Son of God doon sa ano? Pagbibuild niya ng church. At dito mapapansin po natin na sabi niya, "I will build my church." Ibig sabihin, kanya po yun. Sino po ang nagsasalita dito na sabi niya, "my church"? Ang si Jesus na siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Therefore, itong church na ito, ano, kay Christ. This is Christ's church. He is the one building it. Na, kung siya ang magtatayo ng iglesyang ito, therefore, kanya ito. Na, kaya nga, dapat makilala na ito ay no, Christ Church. O sa ibang phrase ay Church of Christ. Kasi kanya yun eh. Hindi naman sa iba yun eh. At hindi naman yun itatayo ng ating Panginoon Kristo kung hindi talaga kanya at hindi siya nauukol doon. May kinalaman yung pagiging Kristo niya eh. May kinalaman yung pagiging Son of God niya eh. Kaya nga, nang maitatag ito at maitayo, no, nung umiral po yung Church of Christ, eh naging sinasama na ito sa mga banggit eh. Katulad dito sa Romans chapter 16 verse 16. Ano? Madalas natin binabasa yan. Ha? Ibang pang-ating pang-reliyon para patunayan na yung Church of Christ nga nag-umiral, ito rin yung binabasa, no? Umiral, kasi binanggit dito na Apostol Pablo eh. And sabi doon, "Greet one another with holy kiss. All the churches of Christ send greetings to you." So, may mga local churches, no? Na yung mga local churches na yun, ano, bumabati sa ano, sa church ng Roma. Kaya nga binanggit doon all, may church sa Corinto,
may church sa Epeso, may church sa Philippos, may church sa yung seven churches of Asia na banggit doon sa Revelation. So may mga churches, kaya nga dito binanggit churches of ano? Churches of Christ. Maraming lokalidad, maraming churches, iba't ibang church sa iba't ibang lokalidad. Iba-ibang church of Christ sa iba't ibang lokalidad. Kaya nga binanggit ito ni Apostol Pablo. Sabi ng ating Panginoong Kristo, upon this rock I will build my church. At dito sa sulat ni Apostol Pablo sa Romans chapter 16 verse 16, binanggit nga ni Apostol Pablo, merong talagang umiiral na churches of Christ. Tinatawag nilang churches of Christ. Bawat lokalidad may church of Christ. Okay, guys, sa Pasay, merong Pasay Church of Christ. Merong sa Pasay nga, tatlo yung Church of Christ eh. Meron dito sa tagyan sa Vito Cruz, meron sa Rotonda, meron sa kalagitnaan doon sa Libertad, no? May mga Churches of Christ. Okay? So, nung panahon nila umiiral 'yan. Katunayan itong Roma, sinulat niya ito ng 57 AD. So, 57 AD pa lang, meron na pong mga Churches of Christ. Bakit binanggit niya po sa Pablo na ito, church na ito ay kay Christ? Sapagkat siya mismo ang nagsabi, upon this rock, I will build my church. So, basahin natin muli yung Matthew chapter 16 verse 18. Ganito po ang ating mababasa. Simon Peter answered and said, "You are the Christ, you are the Messiah, the Son of the living God." Anong sagot ng ating Panginoong Kristo? "And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church." Ang sabi ni Pedro, "You are the Christ." Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, "I will build my church." Bakit? Kasi yung pagbibuild niya ng church, may kaugnayan yon doon sa pagiging Christ niya, sa pagiging Messiah niya. Walang sino mang pwedeng magtayo ng iglesia ayon sa Old Testament, kundi yun lamang itinalaga na Messiah. Yung itinalaga na na Christ. O yung Christ po, Christos po yon sa Greek. Na ang ibig sabihin po ng Christos ay anointed. Yun rin po yung sa Hebrew na Messiah. At yung mga ina-anoint, yung mga pinapahira ng langis, posible na ito ay yung priest, posible rin na ito yung mga prophets, at posible na ito ay yung king. At ang ating Panginoong Kristo ay ginagampanan yung tatlong yon. Siya na ang the spokesman of God in the last days, siya na nga ang prophet. Siya na rin ang priest na siya ay nagkaloob ng kanyang sariling buhay para sa atin. So siya yung nag-offer, siya na nga yung ating priest. At siya na rin, ayon sa konteksto nitong ating pinag-aaral, siya na rin ang ang hari. Katunayan yung inaantay nilang Kristo, ang inaantay nila yung hari na maghahari sa kanila. Yung inaantay na ilang Kristo, yun yung ipinangako ng Diyos kay David. Ang pangako ng Diyos kay David ay mula sa kanyang binhi ay magkakaroon ng itatayuan niya ng kingdom. Pero yun, babasahin natin mamaya. Pero basahin muna natin dito sa John chapter 1 verse 45 to 49, ganito po ang ating mga basa. Para maipakita lang sa inyo yung sinabi ni Pedro, pareho rin ang sinabi ni Nathaniel. Iba lang ang terminology. At ganito ang ating mabasa sa John chapter 1 verse 45 to 49. Basahin po natin. Sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: "Philip found Nathaniel and said to him, 'We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.'" So sabi ni Philip kay Nathaniel, natagpuan na namin. No, binabasa natin yung Biblia, binabasa natin yung Old Testament law of Moses, binabasa natin yung mga propeta.
ugmang-ugma, no? Nakita na namin si Jesus of Nazareth, ang tinutukoy nino ni Moses at ng mga propeta. Ayon sa kanilang pag-aaral, ayon sa kanilang obserbasyon kay Jesus, siya na nga yun. He's the one. At pansinin po ninyo, kung titingnan po natin ito sa timeline, yung John 1:45 to 49, beginning pa lang ng ministry ng ating Panginoong Jesucristo, kilala na ng mga alagad. Kaya nga sila ay sumunod na kay Jesus sapagkat kilala na nila na itong si Jesus, siya na nga ang isinulat ni Moses at ng mga propeta na kanilang iniintay. At dito i-reveal ni Nathaniel kung sino nga yung kanilang iniintay. Ano? Pero doubt pa si Nathaniel nung una. Muli natin basahin, ang sabi, Philip found Nathaniel and said to him, "We have found him whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." And Nathaniel said to him, "Can anything come out from Nazareth?" Meron bang mabuti bakit na lalabas niya sa Nazareth? Hindi na nakipagtalo si Philip. Sabi niya, buti pa, ikaw na mismo ang makaalam. Puntahan natin. So sabi ni Philip, Philip said to him, "Come and see." 47, ang sabi, Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, "Behold, an Israelite indeed in whom is no deceit." Magandang introduction ng ating Panginoong Kristo kay Nathanael sapagkat merong i-voice out si Nathanael Sabi niya ng ating Panginoong Kristo, itong Israelitang to, walang daya Walang daya sa kanya. Kasi noon kasi mga Israelita mandaraya. Okay? So makikita natin, itong si Nathanael, sabi ng ating Panginoong Kristo, "Behold an Israelite indeed in whom is no deceit." Maganda yun. Bakit? Kung walang daya sa pamumuhay ni Nathanael, kung walang daya sa kanyang pagsasalita, yung kanyang i-reveal ni totoo. Totoo. Nagulat pa si Nathanael ngayon lang sila nagkita, bakit parang kilala na siya ni Jesus? Kaya nga doon sa 48, ang sabi, Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you." Wow! Nanonood kayo ng Superman, meron siyang vision, tawag doon, X-ray vision. Pero nandun sila sa bandang taas, nasa baba yun sila, Nathanael, papunta sa ating Panginoong Kristo. Behind the tree, nakita ang ating Panginoong Kristo. At yung kinagulat ni Nathanael. Jesus is not an ordinary man. At ito'y angkop na angkop doon sa sinasabi ni Philip na isinulat ni Moses at ng mga propeta. Kaya nga, ang sabi ni Nathanael ay ganito. Muli kong babasahin sa 47, tutuloy ko sa 48, 49. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, "Behold, an Israelite indeed in whom is no deceit." Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you." At yung sagot ni Nathanael ay ganito. Nathanael answered and said to him, "Rabbi," that means teacher, okay, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Pansinin po natin yung sinabi ni Nathanael at sinabi ni Pedro. Hindi ba magkapareho? Sabi ni Nathanael, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." At sabi naman ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." So yung pagiging King of Israel, pagiging Christ, isa lang po yun. Na sinabi ni Peter, "You are the Christ. You are the anointed one to be the King, the Son of God." At yun nga yung sinabi ni Nathanael. So, nung sinabi ni Peter yan na, "You are the Christ, the Son of the living God," ibig sabihin ni Peter, "You are
the long awaited king that God promised to us. Okay? Yun yung sinasabi ni Peter. At yan ay ano? Nasa Old Testament. Yan ay hula sa Old Testament. Kaya nga nagtataka ako yung mga nagtatayo ng iglesia. Saan nila kinuha yung authority? Na? Yun lamang Christ ang pwede. Yun lamang pinahiran para maging hari ang pwedeng magtayo nun. Kaya nga dito sa 2 Samuel 7:11-13, ganito po ang ating mababasa. King James Version na po ang aking babasahin. 11. Since the time that I commanded judges to be over my people Israel and had caused you to rest from all your enemies, also the Lord tells you that He will make you a house. Sino nangako? Ang Diyos. Kanina ipinangako kay David. Ano ang pangako ng Diyos? I will make you a house. Okay, verse 12. Ang sabi ay ganito, when your days are fulfilled and your rest with your fathers. Ay, yung pangakong bahay, pagpatay na si David. Na? Pagpatay na si David, tsaka lang itatayo yung bahay. Na? Parang in line to sa aking business, ha? Baka pagtatayo ng Diyos ng Moseleyo. Okay? So sabi niya, when your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you. Na may lalabas na binhi galing sa kanyang sinapupunan, sa kanyang tiyan, sa kanyang bewang. Okay? Sabi doon, when your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body. I will establish his kingdom. Ano pangako ng Diyos kay David? Yung binhi mo, pagtatayuan ko ng ano? Ng kaharian. Katunayan, yung kaharian na yan, forever. No? Pero, yung pagtatayuan ng binhi ni David, yung pagtatayuan ng kaharian na binhi ni David, ang sabi ng Diyos ay ganito. Verse 12 ulit. When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom. Ano naman gagawin itong anak ni David na pagtatayo ng Diyos ng kaharian? So magkaiba sila ng ano, no? May division of labor to. Ang Diyos Ama na nangako kay David, magtatayo ng kaharian dun sa anak ni David. E ano naman gagawin ng anak ni David? Merong utos ang Diyos para sa kanya. At ang sabi po sa 13 ay ganito, He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Anong sabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos kay David, ito yung promise kay David. Ano? God will establish His kingdom dun sa seed nino? Ni David. At yung seed ni David, ang sabi, will build a house. So, magkaiba po yung ginawa nila. No? Ang Diyos ang mag-establish ng kingdom. At yung pag-i-establishan niya ng kingdom ay magtatayo ng bahay. Okay, so magkaiba sila ng function, magkaiba sila ng task, no? Magkaiba sila ng trabaho. No? Pero iisa ito sa isang pangako ng Diyos kano kay David. Ano yung king, ano yung house of God? Eh, sa sulat ni Apostol Pablo kay Timothy sa 1 Timothy 3:15, NIV na rin po ang aking babasahin, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. Ano po yung itatayo ng binhi na David? Bahay ng Diyos.
At dito'y pinaliliwag na ang bahay ng Diyos ay ano? Bahay ng buhay na Diyos. Ibig sabihin, yung house na itatayo, yung church. Kaya nga, ano, sinabi ni Pedro na, "You are the Christ." Ibig sabihin, "You are the King, the Son of the Living God." And sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "Then I will build a house. I will build, I will build a church." Okay, so, yung sinabi niya, "I will build a church, I will build a house." Yun rin po yun, isa lang po yun. Pero ang pinupuntasan ngayon dito ng ano? Ng mga nag-a-advocate na sila ay Church of God, hindi sila Church of Christ, no? Yung mga preacher ganun eh, porque pinili nilang Church of God sila, ayaw na nilang patawag na Church of Christ. At yung mga Churches of Christ, niiwasang basahin yung talata na Church of God. No? At sinasabi nga itong Timothy ay ano, ito'y katunayan na ang itinayo ni Jesus ay ano, ay Church of God. No? At pinangangalandakan pa na ano, na yung Father, yung God na tinutukoy. Hindi po. Ang tinutukoy po yung living God ay ano, ay ang ating Panginoong Jesus. Basahin po natin. Muli natin basahin doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 at babasahin na rin po natin ang 16. Ganito po ang ating mababasa. "But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God. And that living God is the pillar and ground of truth. And that living God," ang sabi, ano? "And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh." That living God is the God that manifested in the flesh. Sino yun? Si Jesus. "That living God is justified in the spirit." Sino yun? Si Jesus. "That living God seen by angel." Sino yun? Si Jesus. "That living God was preached among the Gentiles." Sino yun? Si Jesus. Diba? "That living God believed on in the world." Sino yun? Si Jesus. "And that living God," na tinutukoy sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, "receive up in glory." Sino yun? Si Jesus. Therefore, bagamat binanggit dito na ano, living God, Church of the Living God, hindi ito iba dun sa Church of Christ, sapagkat ang tinutukoy living God dito, yung Jesus, na siya na nga ang Christ, the Son of the Living God. Kaya ang Bible, hindi po pinag-iiba yun. Na yung Church of God, yun rin yung Church of Christ. At yung Christ, ang God doon, yun na nga yung Christ. At wala nang iba. Pero sa panahon ngayon, nakalulungkot, no? May mga pangkating pangrelyon, pinili Church of God raw sila. So, gusto nilang iwasan yung Church of Christ. At maraming mga dahilan para maiwasan nila yon. At yun naman mga Churches of Christ, dyan, mga tele-evangelist po dyan sa TV, dahil Church of Christ sila, ayun o, maaari, hindi nila banggitin yung Church of God. Mali po yun. Kung tunay po tayong mangangaral, kung tunay po tayong mangangaral ng Bible, ituro po natin kung ano ang nasusulat. At ang nasusulat, ayun o, yun nga ang Church of the Living God, ay si Jesus nga yung Living God eh. Kaya hindi po ito iba dun sa Church of Christ. At pansinin po natin na sinusulatan dito si Timothy. At ang sulat ni Timothy, ayun o, para dun sa Church ng Ephesus. At alam naman po natin yung Church ng Ephesus, ayun o, Church of Christ. Di ba? So, bagamat banggitin ito na Church of God, ito po ay Church of Christ. At may dahilan kung bakit na binabanggit ng Church of God. Sapagkat nung panahon nila, ayun o, may mga Gnostics.
Na? At yung mga Gnostics, ayan o, ang paniniwala nila, hindi pwedeng maging tao ang Diyos. Sapagkat meron silang doctrine ng dualism na ang spirit good at ang Diyos ay spirit, therefore he is good, at ang tao ay matter at ang matter ay ano, ay evil, therefore hindi pwedeng maging evil ang Diyos, therefore hindi siya pwedeng maging tao. Pero sinabi ni Juan ano, yung hindi nangangaral na ang Kristo ay mumbarito bilang laman, ay ano, ay mga Antichrist. Bumabasa rito bilang laman. Pero hindi na nga ngulong bumabasa bilang laman, hindi siya Diyos. Napaka natin yan? Siya'y Diyos. Kaya tinatawag ring Diyos. Kaya nung panahon nila, ano, dahil hindi nila hindi tinatanggap nung mga Gnostic na ang Jesus na ito ay Diyos, at kung siya yung nagtayo man ng iglesia, iglesia ito ng tao, hindi ito iglesia ng Diyos, sapagkat si Jesus ay Diyos. Ay, Jesus ay tao. Pero dahil nga pinatutunayan nila na ano, na si Jesus ay ano, siya yung, sabi nga ni Juan, siya yung Word, ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At walang nangyaring mga creation kung wala siya. At yung Word na yan ay ano, naging flesh. Kaya nga, yung mga nagsasabi na yung Word na yan ay naging flesh, ay dinideny nila yung bagay na yan, ang sabi ni Juan, sila yung Antikristo. Kaya nga dito sa 1 Timothy chapter 3, verse 15 to 16, yung sinasabi po niyang Church of the Living God, yan rin po yung Church of Christ, sapagkat yung Living God na yan ay tumutukol kay Jesus, at yung tumutukol kay Jesus, siya na nga po yung Christ. Kaya yung Church of the Living God ay Church of Christ. Iisa lang po yun sa Bible. Nagiging magkakaiba lang dahil nga sa panahon ngayon, ayan o, merong mga pangkating pangreliyon na gusto nilang ano, magkahiwa-hiwalay at ayaw nilang magkabuo. Meron pa silang talatang binabasa eh. Yung Acts chapter 20 verse 28 to 29. Ganito po ang ating mababasa. Therefore take heed to yourself and to all the flocks among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God. Ayan. May nabanggit na naman Church of God. Hindi ba yan Church of Christ? Eh, Church of God yan. Hindi yan Church of Christ. No. That Church of God is the Church of Christ. Bakit? Muli natin basahin. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseer to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. Eh, sino ba yung God na makakapag-purchase ng kanyang sariling dugo? Yung Father ba naging tao para magkaroon siyang laman at buto at dugo? Hindi. Yung Holy Spirit ba nag-anyang tao? Hindi rin eh. Di ba? Hindi rin. Eh, sino yung Diyos na naging tao? Na pwede niyang ipangbili yung kanyang dugo dun sa church na kanyang itatayo? Eh, walang iba din kundi si Christ. Kaya nga yung dual version na pinagpipilitan, hindi raw dapat Church of God dyan, Church of Christ dapat nga ilagay dyan eh. Pero mali naman yon, kasi yung original na pagkakasulat eh, God eh, di lagay mo God. Diba? O meron na original na pagkakasulat, Lord, o ilagay mo Lord. Huwag mong pangunahan yung sumulat. Pero yung sumulat na sinabi niya, Church of God, alam niya na ang tinutukoy niyang God ay ano, yung Christ. Diba? At marami tayong talata mababasa na ano, si Christ nga nagbuhos ng kanyang sariling dugo para sa ano, kabayaran ng ating mga kasalanan. That God ano, was Christ. Nakuha natin yon. Kaya nga, bagamat binanggit na Church of God, hindi nangangulga, hindi yan Church of Christ. Yan ay Church of Christ. Sapagkat yung tinutukoy na God yan, may dugo na ipinambili niya yung kanyang dugo ng ano, kabayaran ng ating mga kasalanan. Kabayaran ng kasalanan ng mga naging church ng ating Panginoong Kristo.
So maikli lang po itong ating pag-aaral, pero alam ko naniniwala ako na ano, naintindihan po natin. At sana ay huwag tayong maligaw ng mga tele-evangelist na nag-aaway doon sa ano, sa TV, sa YouTube, no? Nag-aaway-aaway sa mga social media, nag-aaway-aaway sila. Pinipilit nilang kondisyonin yung kanilang mga tagapakinig na sila ang paniwalaan sapagkat sila yung nagtuturo ng tama at hiwalay doon sa ibang mga nangangaral. Hindi po ganon. Imbitahin natin ang mga tao magturo, mag-aral ng banal na kasulatan at kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, yun ang dapat nilang mapakinggan. Sa TV, magkahiwalay po. Iba po ang Church of Christ sa Church of God. Pero sa Biblia po, pareho po yun. Kung binabanggit man na Church of God, ang tinutukoy na God, siya pa rin si Christ. Kaya yung Church of God, dun sa Acts 20:28-29, ay Church of Christ. At ganoon na sa 1 Timothy chapter 3, verse 15-16, ang tinutukoy na Church of the Living God, ay Church of Christ. Wala pong iba. Wala pong pagkakaiba yung dalawa. So, sana po ay sa kaunting panahon ating pag-aaral ay bagamat kaunting panahon lang itong ating inukol dito, niniwala ko nakapagpakain din ako sa inyong mga kaluluwa ng mga salita ng Diyos na ikapagtitibay nyo ng inyong pananampalataya. At siya nga pala, mamayang gabi po ay meron po akong premiere at sana po ay mapanood nyo yung aking premiere, Be On Your Guard, Savage Wolves Are Coming. Ito'y kinuha ko rin po doon sa Acts chapter 20:28-29. At maganda po yung lesson at sana po ay inyong mapanood. Muli, maraming salamat po. Ako po si Neme Sayuhay at patuloy na naglilingkod sa Panginoon at naglilingkod sa mga tao ng Diyos. Maraming salamat po. Nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po ang video ito. At kung gusto niyo pong makabahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng pinapal na utos ng ating Panginoong Kristo na mababasa natin doon po sa Mark chapter 16:15-16, ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng pinapal ang sinumang sumampalataya at mabautiswang maliligtas. Kung gusto niyo pong makabahagi nito, ay ishare niyo po ang video ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At sana po panoorin po ninyo ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong below sa aking video. Muli, ako po si Neno Sayuhay. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo.